Hello guys, welcome back sa ating munting channel. Matagal tayong nawala at hindi nakapag-upload ng video. Bagong lahat, Happy New Year po muna sa ating lahat ng mga kasabong sa ating mga ka-Jerel Kigitik. Yan guys, ngayong bagong taon, year 2022, sana maging masigla na yung sabong industry, yung traditional sabong dito sa atin sa Pilipinas, para naman sumigla na yung ating mga tropa o ating mga kababayan na sabungero. So yun guys, ang pag-usapan natin ngayon, dahil ngayong pagpasok ng 2022, may mangilan-ngilan na sa mga ilang lugar na nagbubukas na yung mga traditional na sabungan. So may mga sabong na guys, meron ng mga hackpipe, may mga ulutan, at meron na rin yung mga derby. So ngayon guys, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa pagpili ng manok na pwedeng ilaban sa labanan sa derby, lalong-lalo na yung pagdating sa timbangan na laban. Yung pagdating sa timbangan yung laban, yun yung pag-uusapan natin kung paano mag-select ng panglaban sa derby. So yun guys, pero bago ang lahat, kung bago ko palang nag-gawi sa aking munting channel, huwag mo pong kalimutan na mag-subscribe at pakikalimbang na rin po ng notification bell button para palagi ka pong manotify pag may mga bago po tayong upload. At doon naman po sa ating mga subscriber, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta, at sa ating mga bashers, keep going lang po kayo, kasi dahil po sa inyo, kayo po yung nagiging inspirasyon ko para mas pagbutihin pa ang ating ginagawa. So yun guys, bago ang lahat, ipasok po muna natin ang ating intro. Guys, welcome back. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung kunting tip about din sa pagsiselect sa mga potential na pwedeng ilaban pagdating sa timbangan na laban pagdating sa derby. So yun guys, bago pang lahat, disclaimer po muna tayo, ang mga i-share ko po ay base lamang sa aking mga natutunan or sa aking sariling ideya lang. Hindi po tayo eksperto pagdating sa pagmamanok, lalong-lalo na pagdating sa pagdi-derby. So yun guys, kunting kaalaman lang, personal experience lang, baka sakaling makatulong. So yun guys, unang-una para sa akin, pinipili ko yung bloodline. May mga manok kasi na sa bloodline, mabibigat na yung katawan nila. Yung may mga bloodline yung manok na likas na mabibigat yung katawan nila. At meron din naman mga bloodlines na likas naman na magagaang yung kanilang mga katawan. Kahit na sobrang laki ng katawan nila o yung bukang-buka yung katawan nila, pero mabilis lang silang mag-dry yung katawan nila, parang yung mabilis gumaang. Yun yung isa sa mga basehan sa pagpili ng manok. Like magbigay tayo guys ng example ng magagaang na manok, like yung mga sweaters at yung mga kelso. Magagaang silang manok kahit bumuka yung katawan, magagaang sila. Mabilis silang mapagaang pagdating sa laban. Kasi Number one na bakit kailangan magaang yung manok natin kahit malaki yung katawan, kasi nga timbangan po yung laban. Lamang yung manok natin na malaki yung katawan pero magaang. So yun yung isa sa mga rason. At meron din naman tayong isa sa mga breed ng manok na mabibigat, yung may mga dugo ng oriental, like yung
Peruvian. Sa may mga Peruvian lovers, wag po tayong ma-offend kasi Peruvian lovers din ako. Medyo may kabigatan talaga, lalo yung mga big breed ng Peruvian. Pero may mga way naman para mapagaang yung mga ganong breed ng manok kung yun talaga po yung hilig natin gamitin. At pangalawa po dyan, yung oriental like mga Asel crosses, okay naman siya kasi malalaki yung katawan niya pero hindi sila kabigatan. Kasi nga, yung mga Asel kasi malalaki yung katawan pero yung oriental crosses like Asel or yung tinatawag sa na Asel, mga Asel crosses, matatangkad silang manok, malalaking manok, pero yung katawan nila hindi gaanong bumubuka. So, yung manipis yung katawan nila. Kaya sa isa rin sa mga advantage ng ganong manok kasi sa kasing timbang nila, kapareha nila ng timbang, ay mas matangkad sila, lalong-lalo na litaw yung kanilang mga leeg, mahaba yung leeg, tsaka mahaba yung bihas ng paa. Litaw yung mas matangkad sila sa same yung timbang na manok. So isa rin po yun sa mga lumalamang yung mga easel crosses pagdating sa timbangan na laban. So yun guys, una yung bloodline, yung mga magaan at matatangkad na manok. Yun yung isa sa mga pwedeng tignan natin na isa sa mga basihan sa pagpili ng ilalaban na manok. Pangalawa po dyan ay yung mga naniniwala sa winning line or yung sa magandang lahi ng manok, yung subok, yung proven and tested na mga linyada. Yun yung po yung isa sa mga basihan. So mas lamang na po nang piliin natin yung may magandang linyada. At pangatlo po, yung mga naniniwala sa yung galing ng manok pagdating sa spar or yung pagdating sa practice sa laban, yung mga maganda talaga bumitaw ng palo, yung mga shuffler, yung importante din po yung may gulang, yung smart, yung may mga talento po yung manok natin pagdating sa laban. So lamang na lamang po yung isa, ipanatag yung loob natin kasi magaling sila sa bitaw. Yun yung isa din po sa mga pwede nating basihan. Yung pumili na po tayo ng maganda, yung magaling sa pagdating sa bitaw. Pero hindi po natin may asa lahat na porket magaling sa bitaw yung manok natin ay pwede nang manalo agad, kasi yung ibang kalaban, magiging kalaban din po natin ay ganun din po yung pinipili, naghahanap din sila ng magaling din sa bitaw. At ang isa pa po dyan sa pwedeng gawing basehan ay yung tindig ng manok, yung dapat nakabalanse yung tindig ng manok natin. Kahit hindi kalakihan yung katawan ng manok natin, basta yung laki ng katawan niya ay match dun sa haba ng bihas ng mga bihas ng kanyang paa, yun yung tinatawag na balanse, yung tindig na manok. So yun yung isa sa mga pinipili pagdating din sa derby, sa timbangan na laban, kasi nga yung katawan niya sakto lang sa haba, sa tangkad ng mga paa niya. Ibig sabihin, kahit matapat siya sa pareho niya ng timbang, lamang siya sa tindig kasi nga balanse yung tindig niya. At maliban po dun sa balanse na tindig ng manok, ay hindi pa po dyan nawawala yung sa mga sabungero natin, yung mga naniniwala sa magagandang sinyales. So, iba-iba po kasi guys yung mga sinyales na swerte sa atin. Yung iba, may mga sinyales na swerte sa kanila, may malas sa kanila. Kaya pagdating sa derby, kung dun po sa mga sabungero natin dyan na mga naniniwala about sa mga sinyales sa kaliskis at sa iba't ibang parte ng katawan ng manok, may mga sinyales tayo sa balahibo, sa mata,
at lalong-lalo na po sa Kaliskis, ay mas maiging sipatin nyo po yung sinyales na swerte sa inyo. Isa din po yun sa mga magandang isama sa mga basehan sa pagpili ng manok na ilalaban natin sa derby. So yun guys, hanggang dito na lang ang ating video ngayong araw about sa pagpili ng mga manok na pwedeng ilaban sa derby. So yun guys, yun yung isa din sa mga pwedeng gawing basihan sa pag-select ng panglaban sa derby ng mga manok. Yun guys, kung may mga yun lang muna, kung may mga iba pa kayong na lalaman or yung mga technique or yung mga alam yung knowledge nyo about sa pagpili ng manok na pwedeng ilaban sa derby, lalong lalo na pagtimbangan yung laban, ay maaari po kayong mag-comment sa baba dito sa comment section para maibahagi din po natin sa ating mga kapwa sa bungero. So yun lamang guys, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. Ingat po tayong lahat palagi. Keep safe po and happy sabong.